Sabado pa ng gabi na kalabas ng bansa ang bagyong Ferdy. Pero hanggang kaninang umaga, wala pa rin patid ang ulan na nagdala ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ikwento mo, Jay De Castro. Dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan sa Lagusnilan sa Maynila. Pasado hating gabi kanina. Dahil kasi sa walang tigil na ulan, umabot hanggang tuhod ang tubig. Sa ilang kalsada naman sa Panghulo at Dampalit Malabon, umabot hanggang tuhod ang baha. Pati ang istasyon ng pulis na ito, hindi nakaligtas sa tubig. Gumamit pa sila ng pump para maalis ang baha. Sa ilang barangay sa Obando, Bulacan, kalbaryo ang inabot ng mga residente sa pagpasok sa trabaho dahil din sa baha. Maaga naman nagdeklara ng suspensyon ng klase mula preschool hanggang high school sa Valenzuela dahil sa gabinting tubig sa halos 10 barangay doon. Patuloy naman pinaghahanap ng mga rescuer ang 19 anyos na si John Martin Leyco. Inanod sa ilog ang binata habang nagkakatuwaan kasama ang mga kaibigan sa Malinta, Valenzuela kahapon. Dalawa po namin makita yung kapatid ko. Kasi po wala na po. Gamit niyo kung saan na po napunta. Hindi lang po sana kami ng tulong. Tulungan niyo naman po kami. Halos 3 araw namang hinanap ng mga rescue team sa San Simon, Pampanga, ang 15 anyos na si Noel Tuason. Sabado ng hapon ng tangayin, nang gumaragas ang tubig sa ilog ang binatilyo, pauwi na si Tuason sakay ng isang bangka. Pero dahil sa nabasa na rin ang ulan, nagpasya siyang tumalon sa ilog, saka siya inanod. Kanina lang nakita ng mga mangingisda ang bangkay ni Tuason sa Masantol, Pampanga. Dahil siyang anak ko, kilalang kilala ko kay tanong ano. Tsaka yung mga yung damit niya, yan, kilalang kilala ko mga suot niya. Panatag na dahil nakita ko ng anak ko. Jay De Castro, News 5.